Magdiwang na tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome po dito sa ating banal na Eucharistia at nais din natin na i-welcome ang ating kasama po si Father Al Abainsa. Kasama ko po siya sa Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Father Al, welcome dito sa Pambansang Dambana ng Poong Nazareno. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Oh.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipinagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo, ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siyayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili.
Magpakababa kayo tulad ni Hesukristo, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pakikinggan nang kabilang sa aking kaawaan, ako'y kanilang susundan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Anong palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, 'Opo, tugon ito.' Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Mga kapatid, sa araw pong ito, pagninilayan natin ang salitang obedience o ang pagsunod o ang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba na ang salitang obedience ay galing sa Latin na salita ab audire?
Diyan din galing yung salitang audio, na ang ibig sabihin ay makinig o pakikinig. Kaya ang pagsunod o ang pagtalima ay galing sa pakikinig. Himayin po natin ang ating ebanghelyo ngayon sa pamamagitan ng pag-analyze natin nitong ating talinhaga. Sinabi ng ama sa kanyang dalawang anak, sabi na doon sa una, pumunta ka sa aking ubasan para magtrabaho. Ang unang anak nagsabi, ayoko po, pero pumunta siya. Yung pangalawa, sabi niya, opo, pero hindi pumunta. Ang tanong, sino sa dalawang anak na ito ang sumunod o tumalima sa kalooban ng ama? Siyempre, ang sagot nila, yung nauna, na ayaw, nagsabing ayaw, pero siya ang pumunta at nagtrabaho sa ubasan. Una mga kapatid, kinakailangan maintindihan natin ito sa konteksto ng kapanahunan ni Jesus. Ang ama dito ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang unang tinawag, yung nakatatanda, na nagsabing ayaw ko pero pumunta ay yung mga hentil at mga pagano. Sila yung hindi pa nila kilala masyado si Jesus, subalit nung nakilala nila si Jesus ay nagbagong loob sila at tinanggap nila ang kalooban ng Diyos. At sino naman itong nagsabi na, opo, pupunta ako pero hindi naman pumunta? Ito yung mga Israelita. Nang dahil sa paniniwala nila na sila ang tinatawag na people of God, akala nila dahil alam nila ang batas ay tumatalima na sila sa kalooban ng Diyos. Mali po. Ano naman po ito sa atin ngayong ebanghelyo? Alam natin na ang salita ng Diyos sa lumang tipan ang siyang ginamit ng Diyos para likhain ang lahat. Ibig sabihin po nito, ang lahat ng nakikita natin ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero sa bagong tipan, ang salitang ito ay naging tao. And the Word was made flesh. Paano natin ngayon o paano tayo makakarinig o pakikinggan ang salita na ngayon ay naging tao? Paano tayo makikinig ngayon kay Jesus? Sa dalawang pamamaraan. Una, sa pakikinig natin audibly. Yung narinig ninyo, at yung pangalawa ay yung hindi natin naririnig ang umaalingaungaw na tinig, pero naiintindihan natin kasi iniintindi natin sa pamamagitan ng ating mga puso. Kaya mga kapatid, paano natin ito maisa sa buhay ang ebanghelyong ito ngayon? Na una, paano ba nagsasalita talaga si Jesus sa gitna natin? Narinig nyo na po ba siyang nagsalita? Narinig nyo na ba yung boses mismo ni Jesus? Aba, wala pa po. At siguro wala ni isa sa atin niya na makapagsasabi, ako po, Father, narinig ko na talaga si Jesus nagsalita sa tainga ko. Siguro, guni-guni pwede. So paano siya nagsasalita sa atin at paano tayo nakikinig sa kanya bilang buhay na salita? Dito, mga kapatid, sa mesang ito na tinatawag nating ambo o sa ibang salita, lectern. Sa ambong ito na nasa liturgy of the word o liturhiya ng salita, dito, hindi lang pinapahayag ang salita, ang unang pagbasa, pangalawang pagbasa at ang ebanghelyo, kundi pag umaalingaw ngang una
ang binabasa dito, hindi lang ang salita ng Diyos po mapasok sa ating mga tainga, kundi nakikipag-usap ang Diyos sa atin dito mismo sa mesang ito, sa lectern, sa ambo. At dito pala, hindi lang binabanggit o binabasa ang salita, kundi sa pakikipag-usap niya sa atin ay nakikipag-ugnayan siya sa atin. At ano naman po ang ginagawa ng pari, katulad ngayon, ginagawa ko na naghuhumiliya, ay ipinapaliwanag sa atin kung ano ang binasa at umalingaw-ngaw sa atin sa dambana. Kaya mahalaga na nakikinig tayo kung ano ang binabasa at nakikinig din tayo, siyempre, sa paliwanag ng pari. Pero hindi po natatapos dito ang pagbasa, pag-alingaw-ngaw at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sapagkat ilang minuto lang po itong ginagawa natin para tayo yung dalawang anak na tinawag na ama na pumunta magtrabaho sa ubasan. Pagkatapos ng misa, ang mas importante dito ay kung paano natin ito isasabuhay sa labas. Mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, ilan sa atin ngayon at sa mga nakikinig sa online streaming ang natatandaan kung ano yung una at pangalawang pagbasa? Sige nga po. May naiwan ba ba sa narinig natin? Pero at least ito, pinapaliwanag ng pari ang ebanghelyo. At sa paglabas natin, ang challenge sa bawat isa sa atin ay kung paano ita-translate yung salitang pinakain sa atin dito sa mesa, dito sa misa, at sa anong pamamaraan? Sa pag-translate natin nito sa paggawa ng kabutihan sa iba. Para yung salita ay mananatiling buhay. At hindi lang buhay, kundi ito ay maibigay din natin sa iba sa konkretong pamamaraan sa paggawa ng kabutihan sa iba. Kaya nga po, ang palagi kong china-challenge sa inyo, sa ating mga kapatid na pumupunta dito sa dambana ng Amang Poong Nazareno ay, di ba pagkatapos ng misa, di ba karamihan sa atin, bago umuwi, pupunta muna sa mga mall, kakain, sa Jollibee, McDo, or Mang Inasal, o kung saan pa. Pero, nakaisip na po ba kayo na mag-take out kayo ng kahit isang meal para busog ka, pero may ibabahagi ka para sa isang pulubi? Siguro po hindi nyo pa ginagawa yon. Ano kaya gawin natin ngayon? Kasi parang kulang, parang hindi sapat na nagsimba tayo dito sa dambana, busog tayo, pero at kakain tayo mamaya sa labas, kung hindi diretso sa bahay, pero parang nakasentro lahat sa atin. Kaya ito po ang challenge ko sa bawat isa sa atin. Hindi lang ngayon. Mag-take out kaya po tayo ng meal ngayon. Maghanap ng isang pulubi o dalawa, yung kaya ninyo. At ibahagi ang salitang ito na narinig natin na ngayon ay magiging pagkain para sa iba. Mabuhay po kayo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang Mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang tayo maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksin nawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa iyong paanyaya upang sila'y maging kapadipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap nawa puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming reliyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sister, ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatoon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang magtulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante ang mga mayayaman, ang kapanganan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksin nawa nila ang mga proyekto at gawaing nakakasira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilalim ng ating mga puso, halin na po at idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hiniling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pamanaming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinulara ng aming pagkamasuwain. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tungayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo ay walang maliw, ay magpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri at ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo,
at isubo agad sa bibig bago marisa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari po kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. Sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago po ang aking pagbabasbas, ay mag-pray over po muna ako sa inyo at sa mga nakikipagdiwang sa atin via streaming online, lalong-lalo na sa mga may sakit at may mga karamdaman. Ilagay po ninyo ang iyong kanang kamay either sa ulo ninyo or sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng paghilom o paggaling. At magsilensyo po tayo. Kapagmahal naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagtipon mo sa amin bilang iyong sambayanan at pamilya dito sa Dambana ng Poong Nazareno at ang mga nakikipagdiwang sa amin sa online streaming. Hiniling po namin sa inyo, ipuin ng banal na Espiritu ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang mga may sakit at karamdaman. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Beren Maria kasama si Father Al, ay pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang diwa at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo.